Okay, class. Hello. Good evening. Andito na muli si Sir Moses para liwanagin lang sa inyo yung module natin sa TLE. Ano po? Kasi masyado talaga malabo yung printing at inuulan ako ng tanong. So, unawain natin, may problema talaga ang printing ng module pero sinusolusyonan natin para mas maintindihan ninyo at makapagsagot kayo ng maayos. So, welcome muli sa aking supplemental instruction para makapagsagot kayo sa ating week 3 ng TLE exploratory ng EPAS. So, andito po tayo na po, in-upload itong video na to dito sa aking YouTube channel. So, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, libre lang naman po mag-subscribe. Paki-press lang po ng subscribe button. Pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-comment. At pwede rin paki-press ng bell button para po pag nag-upload ako ng panibagong video, ay makatanggap po kayo ng notification para ma-view ninyo yung video na yun. So, medyo namamaos po ang aking boses. Anyway, so, class, kaya natin ito, ano? So, mapaglalabanan natin ang pandemic. Basta gawin natin ang lahat para maisulong natin ang inyong pag-aaral. So, mag-participate kayo. Makipag-interact kayo sa mga subject teachers ninyo para maging maayos yung pagsasagot ng ating module. Week 3 na po tayo, no? Okay, so to start with, i-open ka na muna yung aking module na dito sa screen na po. Share ko muna. Okay, so dito tayo sa TLE, Electronic Products Assembly and Servicing EPAS. Tayo po ay nasa first quarter. Exploratory po itong subject ninyo. Ano po? After ng first quarter, mapapalitan kayo ng panibago. Okay? So, nakatapos na po tayo dito sa lesson 1. So, salamat din sa mga nakapag-submit ng kanilang mga answer sheet na may nakakakuha naman ng mga questions pero merong mga nahihirapan. Ano po, ang key dito ay yung pag hindi mo alam, magtatanong ka talaga and pwede naman magtanong kasi meron kayong mga messenger sa Facebook. Through text, pwede rin tumawag sa mga teacher ninyo. Pwede kayong mag-message sa akin direct. So, nasagutan na natin itong learning task 1 ng lesson 1, learning task 2, learning task 3, at saka learning task 4. Inuulit ko pala, mga bata, ano po, pag sasagot kayo yung answer sheet nyo, lagyan nyo ng name, lagyan nyo ng subject, lagyan nyo ng ano na bang lesson yun? Lesson 1, lesson 2. So, apology muli, ano? Kasi yung dito, ang ating MELC, hindi nilalagyan ng for week 1, for week 2. Basta makita mo lang, lesson. Okay, so, tapos na tayo doon. And then, eto na, natapos na rin tayo dito. Eto yung week 2. So, yan. Yan yung mga tools natin. Ito, maraming nakakuha ng mga tamang sagot dito. Medyo may nahirapan dito sa part na to sa learning task 3. Ano? Lalo na doon sa hindi nakapanood ng video at hindi nakakita ng image, nahirapan sila. Anyway, may mga nakapagsagot naman na po. And then, ito yung learning task 4. Okay? So, ito yung may napansin ako sa inyo. True or false ito. Ang ginawa, parang kinopya lang itong mga number, mga items ito, tapos hindi naglagay kung true or false. So, hindi nakuha yung tamang sagot. Anyway, dito na po tayo sa week 3, how to store inputted data into the computer. So, this is lesson 3 for week 3 ng ating subject. So, dito na agad ako magpo-focus sa pinaka learning task. Ano po? Kayo na bahalang magbasa nitong part na to sa inyong module kasi readable naman yung part na yon. Okay, class, dito tayo nagkaroon ng problema, no? Kasi nireproduce na lamang yung original. Mapapansin nyo dito malabo.
So talagang umaangal kayo dito at nagme-message. And may inihanda akong dalawa dito, dito sa video. And then another one, magsesend ako sa inyo ng email. So this is a crossword puzzle. Ang ating learning task 1 sa week 3 ay crossword puzzle, mga bata. Ano po? So meron tayo ditong down questions, meron tayo ditong across questions. Binilang ko lahat-lahat, itong items ito ay 15. So ang ginawa ko dito, kasi talagang alam ko may hirapan kayo, nag-provide ako dito ng choices. Ano? So nag-provide ako ng choices dito sa lesson learning task 1. Pero hindi ko kinumpleto yung mga words. Siyempre, dapat kayo na bahala mag-complete ng mga words na choices sa ating crossword puzzle. And then kayo na bahala kung saan patatamain yan. So basahin nyo mabuti yung mga pinaka-questions sa ating puzzle. And then tingnan ninyo kung ilang letters meron doon sa mga boxes natin dyan para mailagay niyo yung tamang sagot. Okay, so ililipat ko yung screen. Ito yung nasa module, no? Napapansin niyo talaga malabo. Pero na-search ko yung pinaka-image ito at na-generate ko siya. Na-save ko siya as an image file. Isa-send ko doon sa group chat ninyo para mas makita rin niyo. Ano po? So, ayan yon. Okay. Stop ko muna to. And then, mag-move ako dun sa pinaka-image, no? Eto siya. Class, eto yan, no? So, ang ganda sa colored. Okay, i-enlarge natin. So, eto siya. Yan, no? Mababasa ninyo. Dito, basang-basa kasi in-adjust ko na yung ano nito. Yung... ini-edit ko na yung color niya para mas lalong malinaw. So, eto siya. Babasahin ko. Ito yung mga questions sa down. Ano po? So, start with number 2. Ito, dito number 2. Yan. And then number 3. And then next is 5. Ito yung down, ha? Kita ninyo yung... Okay. So, ito siya. Ito yung 2. Para dyan siya. Etong 3, this one, pababa, kaya down. Etong 5, 4, 5, eto na siya. And then 6, di eto na yun, number 6 mo, eto na. Ano po? And then number 8, so number 8, eto. 3 letters lang. Number 9, 3 letters din lang. Madali na itong part na to. So itong across, basic input-output, eto yun. Ayan, nakikita ninyo. 1, 2, 3, 4. 4 letters lang. And then, next question, number 4. A machine that processes something. So, dito yun. Ayan. And then, number 5. A short binary digit, the smallest unit. So, ito yun. Ito siya. 3 letters lang siya. Ano po? Ilipas natin ito. Okay. And then, 7. Dito na yung 7. A solid substance that has a conductivity between that of an insulator and that of most metal. So dito siya, yung number 7, ito across 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. So makita niyo 13 letters, may number dito sa end of question, yun yung number ng letters na clue doon para sa answer. Pero siyempre, alam ko mahirapan ngayon ito kasi iba talaga nagtatanong, nasaan ang content ng lesson na yan? Eh, wala ka talaga makikita. Ano? So, medyo ibibigay ko lang sa inyo yung clue. It's up to you to guess which is the correct answer talaga. So, yung 11, across, the part of a computer in which data or program instructions can be stored or for retrieval. So, number 11, eto na siya. Dito siya. Ano po? 6 letters. So, 6 nakasulat dito. And then, 12, a rigid, non-removable magnetic disk with a large data storage capacity. Eto siya. Oh. Number 12. So, kung talino kayo,
Magaling kayo maghanap na answer. Diyan, meron ng clue dyan sa question number 13. Chemical elements of atomic number 14. So, ito yan, number 13. How many letters? 1, 2, 3, 4. Yan lang. Okay? And then, ito siya, 14. Last na siya. A semiconductor device with 3 connectors. So, dito siya ngayon. So, all in all, itong ating puzzle ay merong 15 questions. Ibinigay ko lamang na clue ay 14. Pero yung clue na yun, ito, ipapakita ko sa inyo. Ano po? So, ito, itong part na to, inano ko to, in-screenshot ko. Meron tayong image, meron akong image na isa-send sa inyo sa group chat para mas mabasa nyo mabuti itong dalawa na to. Okay, in-edit ko yung dalawa. So, i-stop ko muna ang pagsishare dito. Lilipat ako doon sa tag dito. Okay. Saan yun? So, class. Ito yung choices natin. Nakikita nyo ba? No. Wait. Stop ko muna to. Dito, no? O-open tayo ng iba. So, tayo open ito. Nasaan yung... Copy natin yun. Wait lang, no? Hinahanap po yung image na ginawa ko. Kasi isa-send ko yun sa, ano, sa group chat. Okay. Where is it? Nasaan ka na? Wala. Grade 7 summary. Ang daming files dito. Oops. Nasaan na tayo? SCIHS. Module Preparation. TLE. Week 3. Saan na siya? Eto. Okay. So, balik tayo dito. I-sensor ko yung nasa screen class. So, mas natin ito. Exit muna. Exit muna natin. Ayan. Share ko sa inyo. Okay. Ito yung nakikita nyo sa screen. No? Ayan siya. Kita nyo? Puzzle choices. So, ginawa ko yan, no? So, bahala na kayong magbuo. Okay? I-share ko to, itong image sa to doon sa group chat. Bahala na kayong maghanap kung saan nyo ilalagay yan. Yan bang item na yan ay across or down? So, hanapin na ninyo. Kasi I believe na kung hindi ako magpo-provide ng kahit ganitong choices, ang rule talaga sa paggawa ng mga exams, dapat may mga choices kayo. So, mahihirapan talaga kayo doon sa puzzle na yun. No? Kung wala kang computer o wala kang mapagkukunan ng resources, ng contents, mahihirapan kang magsagot. Pero ito, hindi ko binibigay sa inyo yung eksaktong answer. You have to think first. You have to analyze kung alin dito sa mga choices na ito, yung talagang pinaka-answer doon sa ating puzzle. Okay? Ano po? So, yan yun. Okay, i-stop ko na ito. Yan. So, regarding doon sa pinaka-image ng question, i-share ko rin sa inyo. No? So, saan ko nakilagay yun? Ito, yung puzzle down. Yan. So, kita nyo ba? Okay, plus kita nyo yan yung down. So, itong image na to, isa-send ko doon sa group chat para mas maintindihan ninyo at makuha ninyo yung mga sunod-sunod na question para ma-assign ninyo yung mga choices na answer na ibinigay ko, yung parang clue. Yan yung down, ilang items yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 lang ang down. Okay? So, i-exit ko to. Ang across, eto siya. So, ang across is how many? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. So, 9. 9 plus 6, that's 15. So, itong image sa to, nung pinaka-question sa across, isesend ko doon sa group chat. And then, i-access ninyo sa inyong mobile phone, yung image, i-download ninyo para madali kayong magsagot. Basta yung doon sa module na pabigay sa inyo, yung mga readable parts, eh, hindi na ako nag-provide ng extra or additional clarification doon sa mga image na malabo doon, no? Ginawa ko na lang yun dito. Okay, yan sa class, no? I-close ko na. Okay? So, nakita ninyo. Ano po? Yan. Exit ko na muna to. Okay, so class yun, ano? I hope na makakatulong yun sa inyo para masagutan ninyo yung part ng ating TLE module na medyo mahirap sagutan. So we will move to the lesson learning task 2. Paano ba yung learning task 2? Nasaan na tayo? Saan yung ating wait, wala na siya. So where is our yes multiplication TLE? Okay. Ito, balik tayo dito. So ayan. Ayan, nakalong pa pala sa kanina. So class, nasusundan nyo po ba, no? Basta kailangan nyo ng, siyempre kailangan nyo ng load para makapag-view kayo dito sa ano, sa video na ito na nasa YouTube channel ko. Okay, ang learning task 2 naman, ito siya. Kita nyo. Okay, dito tayo, no? Nag-share ako ng screen. Ang learning task 2, ito yung instruction. Name the following storage media, then write their meaning. So, lahat naman kayo halos familiar na sa mga gadget-gadget. So, ito, anong tawag dito? No? And then, pag na-identify ninyo kung ano itong image ito, sabi dyan, write the meaning. So, how many items to? 4. So, dito, ang pag-check ko dito, 2 points ng 2 points. Ano? One is for the name of the item and the other one is for the meaning of that storage device. So, bale, 8 points ito. Ito ay 15 points. So, ganyan ako kung maglagay ng scoring dito. So, this one. So, what is this? Close pa natin. Anong nakikita ninyo? So, yan siya. Okay? Kung nakakatambay kayo sa gawaan ng shop, sa shop, ano? Sa gawaan ng computer, makakakita kayo niyan. And then, this one, ito yung sa, ano po? So, paliitin natin ang screen. Ayun ba si Jante, natutuwa ako eh, no? Itong video mismo ni screenshot nila pagkatapos sa kinakrap nila yung image. So nakakapag-reproduce sila, mga resourceful. Eto, itong pang-apat. Familiar na familiar kayo dito, no? So ginagamit niyo ito ngayon sa ginagamit ito sa school. Okay, so yan yung learning task number 2, class. Okay? Let's move on. Eto, mapapansin pa niyo sa module natin, ano? Nagtanong sa akin yung isang estudyante, si hindi ko na mention yung name niya. Sir, hanggang saan po yung ano yung ating lesson 3? So tiningnan ko, si ni-review ko mabuti yung module. Tingnan niyo, learning task 4 and then learning task 4. So baka yung nagpi-prepare na po ng module ano ay nahihilo na rin kasi alam niyo naman yung panahon ngayon, parang talagang napaka maselan ano po. So bale, itong learning task 4 na ito, ito yung learning task 3. Okay, sa inyong answer sheet, do not forget class na lagyan niyo ng learning task. Pagkatapos, pag gumamit kayo ng two pages, lagyan niyo page 1, page 2. Pwede naman magsulat din dun sa likod ng inyong answer, no? Ang hindi lang maganda, may nakita ko gumamit ng two sheets, ano po? Yung isang page, hindi naman lamang nilagyan ng pangalan.
Eh, pagsasubmit doon, minsan pag pinagsasama-sama namin, mag-check kami, nagkakahiwa-hiwala, nahihirapan din sila teacher na po. So, kaya dapat ayusin po ninyo yun. Okay, ito sa learning task 3. Hindi po yung learning task 4, ha? Ito po talaga yung learning task 4 sa ilalim. Dito naman, read the sentences carefully. Choose the letter of the correct answer. Ito, may multiple choice dito. So, tingnan niyo sa anong part to? Ito sa paggamit ng gadget, sa paggamit ng computer, yung mga questions na yan. So, ito yung question. Suppose you want a message to pop up each time a particular cell is selected, how do you make this happen? Okay, so, no? Suppose you want a message to pop up. Alam niyo yung pag-pop up, ano? Minsan, yung parang lumalabas na, kung naka-on yung audio mo, nagsasound yung mobile device, o computer, kasi ibig sabihin, nakatanggap siya ng message na ninonotify ka bilang may-ari ng device na yun na meron dumating. So, anong gagawin mo daw? Okay. Use a comment, use conditional formatting, or use a data validation input message, or I don't know. So, okay, kayo nang bahalang mamili. Ano po? Another question. What is the most likely cost of this error message? Eto, meron dito, no? Lalakihin ko yung screen. So, kayo naman nakakapag-computer na, ano? So, makikita ninyo, pag gumagamit ka ng computer, nasa Excel ka, anong cost daw nitong error na to? This value doesn't match the data validation restrictions defined for this cell. So, retry, cancel, or help. Diyos natin. May mga pagpipilian dito. A, the user attempted to enter data into a protected worksheet. B, validation rule exists on the cell, but the rule's author didn't configure an error message. C, a validation rule was configured and the rule's author programmed the error message text to read as in the new message. D, don't know. May don't know. So, pipili lang kayo dyan, no? Ayan, 1 point din lamang po yan, no? 1 point din po yung correct answer dyan. You just have to write the letter. Yung iba, sinusulat pa yung content ng letter. Humahaba. Okay, eto na yung pinaka-final na po sa week 3, learning task 4. Choose the correct answer. Write only the letters on a separate sheet. Eto, letter lang. Ano po? So, number 1, we have how many questions? 4. When entering data into a cell, nagamit ka ng computer, nasa Excel ka, which keyboard key is used to remove characters to the left of the insertion point? So, nasa Excel. So, alin daw yung ginagamit na keyboard key para makapag-remove ng character? Is it delete key, backspace key, left arrow key, or enter key? So, tingnan nyo, pwede nyo i-try yan sa inyong cellphone kung meron kayong application ng Excel. Second question, what feature was created for users who prefer to use the keyboard rather than the mouse and provides keyboard code icons that may be used in conjunction with the alt key? Is it A, quick access, B, toolbar hot, C, keys mini, D, toolbar key tips? Another question. Joan has entered her name in the first name field in cell B2 of her table. Nasa nasa Excel. What does her first name represent in the table? A, entry, B, workbook, C, row, D, column. And number 4. What occurs when the cursor is moved over a cell and a user clicks? A, the row is selected. B, the column is selected. C, the cell is selected. D, the worksheet is selected. Okay, class. Yan lamang po ang week 3 ng ating TLE. EPAS Exploratory. Madaling-madali. Kayang-kaya sagutan. Sa totoo lang, may nakita na ako mga kaklase ninyo, nag-submit na ng week 3. Kaya lang, dito sila na problema ng gusto. Itong part na to, kasi masyado po talagang malabo. Anyway, na-i-present ko na po sa inyo yung clear image itong puzzle natin.
And then nag-provide ako sa inyo ng clue. Plus, hindi ko may binigyan ng answer. Ha? Clue lang yun. Mag-iisip pa rin kayo. Okay? And then, i-share ko sa group chat natin yung pinaka-image nitong down questions and then across questions. Plus yung kumbaga sa parang word bank na kung saan dun kayo hahanap ng pwede niyo i-answer dyan sa puzzle na yan. Okay, so palagay ko naman po, class, maliwanag na itong lahat. Ano? So, how to store inputted data into the computer. This is our lesson 3 or week 3 sa TLE EPAS Exploratory. Okay, mabalik ulit ako dun sa ano. Okay, stop ko na muna itong part na ito ng screen. Okay, share ko yung again, yung image. Ito yung image, class, ha? Ayan. Ganda, no? Kung may computer ka sa bahay, kahit yung mobile nyo, no? Na i-enlarge naman yung image, eh. Makukopya nyo talaga. Dito, kitang-kita. Oh, 1, 2, 3, 1, again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, down, 7, across, 8, down, 9, down, 10, across, 11, across, 12, across, 13, across, 14, across. So, we have only 15 items sa puzzle. Ang total number natin dito, pagka naitama, 15. Okay, stop na natin. Salit natin yung isa. Hindi, ba't na wala? Ito. So, 15 yan plus 8. So, 23. Plus ito, 24, 25. Then, 26, 27, 28, 29. So, plus 1, 30. So, 30 items. Bali itong ating weekly. Okay, class. Enjoy answering. So, today is Wednesday. Pasensya na. Hindi ko na-prepare na mas maaga itong video na to na pinapanood nyo sa YouTube. Kasi ang dami na namin ginagawa mga teachers. Ano po? So, makiramay kayo sa... Damayan pala tayo sa isa't isa. Nahihirapan kayong magsagot. Ano? So, kami rin mga teachers, nahihirapan din kami mag-check. Lalo na pag ano, nagsabay-sabay kayo sa pagtatanong sa amin. Ako, minsan nag-e-enter kami, nag-check kami, mag-notify yung cellphone namin. Ako, ito na naman, minsan parents. So, bigayan tayo, ano? Mga anak, ano? Para... lahat tayo magtagumpay sa ating ginagawa dahil itong pandemic na ito, malalampasan natin lahat yan. So, week 3 is over not by tomorrow. Then, on Friday, yung mga parents ninyo ay submit yung mga answer sheets at kami meron ng report na isasubmit kung may na-checkan na ako, sino ba doon yung talaga yung mga nakapasa. Kasi alam naman natin, may scoring tayo dyan. Ano? Alam naman natin yung para makapasa, ilang points yung makukuha mo para masabing pasado ka. So, makikipag-usap kami sa mga parents nyo tungkol sa at least ay initial report namin dun sa week 1. Yes, parang week 1 at saka week 2. So, thank you for watching. If in case na hindi ko kayo estudyante, ito po yung ginagawa ko para lang sa mga estudyante ko. Ano po? Pero, if you think na ito yung makakatulong, nakakatulong sa inyo o ibang estudyante ka na na-search mo itong itong video na to sa YouTube, subscribe ka na rin lang, no? Para madagdagan ng subscriber naman si Sir para dumami yung aking nagpapalo sa aking channel. So, God bless. Good night. Thank you for watching. Saka pala, no? Kung meron kayong kung may mga classmate kayo na ano, pwede niyong i-share ito sa iba pa walang mga cellphone, malapit kayo sa classmate niyo na yun, papanood niyo sa inyong cellphone para makapanood sila. So, i-close ko na po ang presentation na to for again, additional ano po ito, parang learning kung paano natin masasagot
paano niyo masasagutan yung ating module ng maayos. So maraming salamat sa pakikinig. God bless and ingat po kayo. Okay, last na po. So please subscribe and pakiclick ng ating bell button. Naantok lang po talaga si Sir. See you next time. Ano po? Bye-bye. God bless.